sa ano, cancellation ng mga passport. So, well, that's very good news to us, no? In fact, talaga napaiyak kami doon na minsan iniisip rin namin na the cancellation of the passport goes to show na talagang his world has really become smaller. Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rundit TV mo. Yun ang araw, pag-usapan mo natin itong tungkol kay Arne Tevez, ha? Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng kunting pabor, sana po pakilike ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Rundit TV mo. Yun ang ano, itong si Ma'am Mayor Janice Digamo ay kumpiyansa nga ng panagot sa batas at kulungan ang bagsak nitong patuloy pa rin nagtatago na si DTG leader Arne Tevez. At ayon pa kay Ma'am Mayor Janice Digamo, ay napaiyak nga sila nung nalaman nga nila na itong passport ni Arne Tevez ay canceled na nga dahil nga mas lalong liliit ang mundong ginagalawan nitong si TTG leader Arne Tevez. Mga kababayan, talaga nakakatuwa naman nung inanunsyo nga ng Department of Justice na canceled na itong passport ni Arne Tevez. Kahit yung ating mga kababayan, talagang natutuwa. Ano pa kaya yung pamilya ng dating Pinas lang na si Gobernador Digamo, mga kababayan? Yun ang ano, ito pang sinabi ni Ma'am Mayor Janice Digamo na itong mga tauhan para ni Arne Tevez ay patuloy pa rin nananakot dyan sa lalawigan ng Negros Oriental. Pero hindi na daw katulad noon ano, na talagang takot na takot yung mga tao dyan. Sa ngayon, nananakot pa rin pero hindi na katulad noon ano, na nandyan pa talaga yung kanilang master. Si Master Arne Tevez, mga kababayan. Yun na nga, no, sana nga itong si Arne Tevez ay mapauwi na o mapirsa ng umuwi dito sa ating bansa dahil nga napakaraming naghihintay nitong dating congressman na ito. Nandyan na yung ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental na talagang gigil na makita. Baka gusto nilang kurutin yung dating ng congressman, mga kababayan. Yun ang ano, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Kinausap ni Prosec how we are faring, nasaan na tayo sa kaso. And it is good that it comes from the horse's mouth na talagang galing sa kanila kung ano na. Kasi meron ding mga disinformation sa amin na nakakarating din sa kanila. And of course, yung iba pag legal mind ang nag-explain kung ano na yung status ng ating kaso. Merong ibang nag-ano rin na, wala na yun, nakalimutan na yun, hindi na. And I keep on explaining to them na due process naman kasi talaga. Pag due process, lahat ng gustong mag-avail ng legal remedy, ginagawa rin nila na mag-avail talaga. So, minsan hindi yan naiintindihan pag hindi yung legal person ang nagsasabi. Kaya we were happy when Prosec Dong told us na imi-meet kami so that ma-update sila kung ano na. At kung may mga questions sila, masasagot din niya. Yes po, tama po. The pre-trial is the beginning of the real battle na talaga, no? Kumbaga, kung sa round 12, tapos na tayo sa round 1, we are about to go to round 2. And tinanong kami ni Prosec kung gaano kami ka-prepared, ka-ready na ipagpatuloy. Talagang we give our commitment na laban namin ito. They're just there to assist us kasi sila yung, it's their duty to assist us. Pero laban namin ito. And we assured him na talagang all the way, we will be fighting this battle. Meron kaming mga clarification na ni-raise sa kanya and gusto namin na ma-answer din na yung, kasi hindi lang ako, marami ang may mga tanong din. So, it's better na makausap namin siya. Kaya mag-go-on yung may since that the Supreme Court decision namin sa governorship, tapos mag-go-on yung na rin yung anniversary ng attack. How is the situation in the province? Kaya kailangan bantayan pa rin. Meron, naniniwala kami na Arne is still out. No? He has not returned yet. And nandun pa rin yung mga tao nila na nananakot. Pero hindi rin sila makagalaw ng insakto ngayon because they know that the eyes of the government is on them. So,
if it will be that way, then siguro talaga there will be peace will really be truly experienced by the people. Lalo na kung talagang nakauwi na si Congressman Tevez, mapapanagot na siya, and magkakaresulta yung pinaglalaban namin. Ang comment dun sa ano, cancellation ng passport? Well, that's very good news to us, no? In fact, talagang napaiyak kami dun na minsan iniisip rin namin na the cancellation of the passport goes to show na talagang his world has really become smaller. And with that, we are very hopeful na talagang maihatid siya, makauwi siya, at mapapanagot siya. Yun ang ano, mag-isang taon na nga yung pangyayaring patayan ano, sa Negros Oriental. Ito nga yung tinatawag natin na Pamplona Massacre. Yun na nga ang pagkamatay kaya dating Gobernador Legamo at sa Siampa, mga kababayan. At yun na nga, ano, sana nga itong si TTG leader Arne Tevez, baka nakalimutan na nga ng ating mga kababayan dahil nga napakatagal na ng panahon, halos nga mag-isang taon na. Anong pizza na tayo ngayon? 29, tapos 1, 2, 3, 4, ilang araw na lang, mag-isang taon na nga yung pangyayaring napakadugong pangyayari sa pagkamatay nga kay dating Gobernador Legamo. At hanggang sa ngayon ay hindi pa nga naparusahan itong si Arne Tevez na sa pagkakalam natin ay inanunsyo nga ng Department of Justice na nasa Timor Leste pa ito. Pero nga, ngayon mga kababayan ay liliit na nga itong mundo ni Arne Tevez dahil nga sa pagkakansel ng kanyang passport ay mayroon pang nilabas na red notice itong Interpol. Ay, talagang wala nang lusot itong si ano. Ang tawag kasi ni yung si Mr. Kasayuran diyan sa Negros Oriental, si G. Kapila ay si Master Arne Tevez. Master talaga dahil nga siya ngayong master o mastermind sa pagpapatay nga kay dating Gobernador Legamo. Ano na rin kaya ang balita ano kay Fred Henry Tevez, ano, para namang walang epekto kay Fred Henry Tevez. Nakikita ko pa rin sa isang radio station dyan sa may Dumaguete na patuloy pa rin yung kanyang programa. Pero nga mga kababayan, itong si Fred Henry Tevez ay kasama ito na dinisignet na terorista. At itong si Arne Tevez, ayon kay dating retired General Dionisio Santiago, ay nagpupundo o nagsusupply ng mga armas, ano? Mga armas dyan sa mga NPA dyan sa Negros Oriental. Kaya dapat talagang managot sa batas itong si Arne Tevez. Nakikisaw-saw pa ito ngayon sa bangayan nilang Pangulong, dating Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, para naman makakuha ng atensyon ng ating mga kababayan. Pero hindi na siya makakabula dahil nga alam na natin kung anong klaseng tao itong si Arne Tevez, mga kababayan. Yun ang nga, dito lang muna ta, bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out tayo ha sa ating mga masugid na taga-subaybay. Shout out kay Member Jeffrey Religious ng Bulilan, Bulacan. Shout out kay Ma'am Joy. Shout out Ma'am Joy Skinish ha, ng Singapore ito. Si Ma'am Joy Skinish, shout out. Shout out na rin kay Melzor Magbu. Shout out kay Edie Castro. Shout out kay sino ba ito? Kay Rodolfo Espiritu. Shout out kay Hilin Alpato. Shout out kay Julia Moriti. Shout out kay Josephine Tagayun. Shout out kay Estrella Ordasa. Shout out kay Ma'am City Salia Baguan. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Yolanda Alapos, kay Ma'am Virgie Verandigios ng Pulilan, Bulacan, kay Edisa Burby, shout out idol. Shout out rin kay UEEHMP, shout out ha, kay Tis Rason Sabilo, kay Ma'am Carolica Wakami ng Japan, kay Marcelo Apilat, kay Roberto Mabaling, shout out kay Robert Tawadan, at kay Alex Revilla. Habol natin si Arthur's Katso. Yun ang ano, hanggang dito lang muna. At sana nga, pagbalik ni Arne Tevez dito sa ating bansa, ay diretso na sa kulungan para hindi na ito makakalayo pa, mga kababayan. Once again, this is Rundi TV. Mo ingat na lahat. God bless mo at isa sa ating.